nakakagaan din naman kasi sa buhay yung may mga benepisyo. Pagka matanda ka na, may pension kami. Imagine ninyo, libre lahat. Pati ang panganganak. Libre ang elementary high school na education dito. Ikaw ay nabibilang sa low income to middle income class, makakakuha ka ng ganito. Hi guys, welcome back to my channel. I'm Megs and I'm your host for today. Ako na pala lagi. Sabi ganun. Okay, kung hindi pa po kayo subscriber, ay huwag niyo pong kalimutan i-press ang subscribe button dyan sa baba. At pinutin niyo na po ang notification button para ma-update kayo sa mga susunod naming video. In today's video guys, ang ating topic for today ay ano ang aming benepisyo dito sa Canada. Ang citizen tsaka ang mga citizen tsaka ang mga permanent resident guys ay halos pares lang ng ano ng benepisyo. Ito lang yung mga hindi nila ang pinakaiba lang, yung hindi ka makapagboto pag hindi ka pa citizen, syempre, yung passport mo iba, tapos visa sa mga ibang places hindi mo na kailangan kasi nga citizen ka na. So ayan, ayan lang yung nakikita kong pinakaiba sa permanent residence sa mga citizen. Okay, ang topic natin for today ay kung ano ang mga benepisyo namin dito. So sa mga immigrant, ito po ang mga benepisyo namin. Let's start with health benefits, or ito yung sinasabing medical benefits ng sikat-sikat na Canada. Oo, kasi imagine niyo libre lahat, pati ang panganganak. Nasabi ko naman sa dati kong video, yung panganganak sa US, nagulantang ako. $30,000 US dollars, guys. Yung medical namin, kasama doon yung lahat ng mga laboratory. Kung halimbawa, natanggalan ka ng hips, pinalitan yung hips mo, yung nabali yung paa mo, papalitan ng baka, libre yan. Halos lahat. Alam ko yung gamot na hindi libre, pero lahat-lahat ng pwede. Kung may cancer ka, may laboratory ka, may x-ray ka, lahat-lahat libre except yung dental. So yung dental hindi kasama guys. Siya specialist sa halimbawa yung meron kang sakit sa arthritis, ganun, libre yon basta refer ka ng doctor mo. So kailangan mo lang ng referral sa doctor mo at pwede ka na pumunta sa mga specialist, libre yon. Kung hindi nga kasama yung dental tsaka yung yung mga gamot, siya naman pumapasok yung mga sa kumpanya nyo. Kung halimbawa nagtatrabaho kayo sa government katulad yung asawa ko, maganda yung mga benepisyo doon. So yung hindi binabayaran ng medical ng ng aming MSP ay yun naman ang kumukover. Ang kumukover naman doon yung benefits namin sa trabaho ng asawa ko, cover sa mga physio namin, sa mga varicose vein treatment ko, ganun. Tapos kung tulad yung sa dental, braces, ganyan, fillings, so yun, kino-cover yun ng mga private namin, benefits namin, medical benefits. Kasi dati, lugi kami dun sa iba, sa ibang provinces, walang bayad, tapos kami may bayad dito. So, ngayon, dilibre na rin. So, libre na ang MSP, guys, dito sa amin. Yay! So, pangalawa na benefits namin dito sa Canada, education. Libre ang elementary high school na education dito, guys. So, isipin nyo yun, libre. Ang ganda-ganda pa naman ng education dito. Sa Pinas, kahit hindi mo pala kailangan sa college mo, inaaral mo dito, hindi. Dahil nga libre, mahal nga ang everything. Yung pasahos sa teacher, ilan-ilan lang yung talagang tinuturo sa high school. Yung kailangan mo lang talaga sa kukunin mong course pag college mo. So, dapat high school pa lang alam mo na kung ano yung kukunin mong course sa college. Kasi, yun lang ang kukunin mong parang unit or yung course sa high school. Hindi lahat ng subject sa high school kukunin mo. Itatopic ko yan next time, yung pag-uusapan natin yun. Mahabang kwento yan. Next, yung child care benefits, guys. So, ito yung nakukuha mong pera sa gobyerno. Iba-iba ang presyo nito, depende sa kinikita mo at depende sa edad ng bata. So, kung ikaw ay nabibilang sa low income to middle income class, makakakuha ka ng ganito. Sa amin, nagsimula kami sa anak ko ng 200 plus, kasi mababa pa yung sweldo namin, mababa pa yung kinikita mga ko. 300 nga yata, hindi ko maalala ba sa mga nasa ganun. Tapos, pag dumalaki siya, tumatanda siya, tsaka gumaganda yung sweldo naming mag-asawa, naiiba din yung child's benefit ng bata. So, ngayon, nasa 100 na lang. Na dating last year, nasa 162. Nasa 100 something, 160. Ngayon, 100 na lang kasi nung nag-file na kami ng tax, nakita na naman, malaki na naman yung mga sahod namin. So, binabaan na naman nila. At tsaka lumalaki na kasi si Blair. Usually, yung 0 to 6. Dahil ko lang kung parehas to sa ibang provinces ha, dalawa yung nakukuha mong child tax benefits, federal tsaka sa provincial, pagka 0 to 6 years old. Pag 7 pataas na iba na, isa na lang na tax ang nakukuha, child tax benefits ang nakukuha mo. So, para magkaroon ka ng idea, siguro ang mga 6, depende sa sweldo mo ha, 0 to 6 years old, mga nagre-range sa mga $400 to $600 ang nakukuha ng isang bata. Laki, di ba?
pwede na pang mga diaper-diaper, anik-anik, gadget-gadget. Basta para sa bata, tax-free lahat yung mga bibili mong damit tsaka pa, mga sapatos. Ewan ko lang sa grocery, syempre hindi. May mga iba pang mga gamit na tax-free. Tatanungin mo na lang sa mga merchant kung ino-honor nila yung mga ganun nila. Eh, grab mo yun. Sayang yung benefits na yun. Okay. Next, yung maternity tsaka paternity benefits, guys. Oh my God. Nakakaloka dito pag nanganak ka. 1 taon ang maternity leave mo na pwede yung paghatian ng asawa mo na pwede siyang magkumuha ng 3 months. Tapos sa yun na yung 9 months. O, diba? O kaya hati-hati kayo. Pwede mo rin i-advance. Halimbawa, ayaw mo na magtrabaho 2 months before ka manganak. Kunin mo na. Ganun. Next, GST. So, ito yung sa mga low income. So, halimbawa, ikaw ay you belong to a low income. May makukuha ka pang pera sa gobyerno every 3 months. Naalala ko noon nung yung temporary foreign worker pa lang ako noon, ang nakukuha ko mga kulang-kulang 350 every 3 months. Ang laki noon na, pang ano na yun, pang isang padala na yun sa Pinas. O, diba? Ang laki-laki. Isa pa yun sa benefits mo, guys. Kami wala na. Mula nung lumaki na yung sweldo namin, wala na kami natatanggap kanyan. Pero just in case, nandun kayo sa bracket na yun, pasok na pasok kayo sa GST. Kung ano pa foreign, ano pa kayo, temporary foreign worker pa lang kayo, or kahit na resident kayo at wala pa dito yung family nyo, ito, guys, tandaan nyo to, isa pang benepisyo na nakukuha nyo na dapat nyo kiniklaim. Pag napapadala kayo ng pera sa Pinas, wala pa kasi yung family, basta family ha, hindi kasama dito ang nanay at tatay, kasama lang dito na kinocover dito sa benefit na to, eh, asawa at anak lang. So, lahat ng pinadala mo doon, i-claim mo yun sa tax mo, babawasan nila, ibabawas nila yun sa income mo at babawasan yung tax mo sa tax refund mo. Ang laki ng makukuha mo tax refund. Naaalala ko noon, nakakapag-tax refund ako ng from 1,300 to 1,800 yearly. Ang laki noon na, 'di ba pag naiipon yun, sobrang laki noon. Taong taon yun, ilang taon na sa pamilya ko noon. So kung gaano kalaki yung pinapadala mo ganun. Kung maliit pinapadala ko noon, mga ano lang, mga 10,000 to 15,000 lang. Ang kasi may trabaho na may asawa ko noon. So yun lang yung pinapadala ko. Ganun na yung tax refund ko. Imagine mo kung mas malaki pa doon yung pinapadala mo, edi mas malaki yung tax refund mo. Isa pa sa benefits, kapag ka umabot ka ng 65, yun nga yung pension. Kung may makukuha ka sa government na pension, hindi nga lang ganun. Eh, kaya sinasuggest ko sana na mag-RRSP kayo or yung may iba pang mga pension na gawin nyo, mag-invest kayo para madagdagan yung nikita nyo pagka magre-retire na kayo. Kasi yung retirement benefits eh medyo konti lang. Hindi ganun pa lang. Depende sa laki ng sinahod mo. Mas malaki sa government. So, mas maganda kung kayong mag-asawa sa government na tatrabaho o kahit isa man lang sa inyo. Din kami tinatawag na EI. Yun yung employment insurance. Basta hindi mo kasalanan na nawalan ka ng trabaho. So, depende ito sa inambag mo sa EI mo. So, kung gaano ka nakatagal nagtrabaho. So, lahat ng empleyado dito may EI. So, meron din kaming disability benefits para dun sa mga na-disable. Anak mo, since birth, ganun. Meron din yan. Meron din makukuhang financial assistant. Kaya nga dito, makikita nyo, talagang sinisave nila yung mga life kahit na pinanganak silang disabled. So, lahat ng ano dito, ng buhay, ay pinapahalagahan. So, isa yun sa benepisyo na hindi ko mapagpapalit sa ibang bansa. Kasi, lahat, all lives matter here. Ito pa yung sa work, yung WCB. So, kung halimbawa na insured ka sa work, so WCB yung magkikick in doon at meron kang makukuhang financial assistant. Panghabang buhay meron din eh. So, kung sa work ka nasaktan, meron din benefit kang makukuha from the government na tutulong sa'yo habang ikaw ay disabled or kung panghabang buhay man yan. Kaming CPP na tinatawag, that's Canadian Pension Plan. Kung ilang taon ka nagtrabaho at kung gaano kalaki yung sweldo mo, yun yung makukuha mong pension doon sa CPP. So, iba pa yung old age pension. So, isa pa yung benefits, guys. So, kapag humataw ka ng bongga nung kabataan mo, mas malaki yung makukuha mong pension kumpara sa iba. Actually, sobrang daming benefits dito sa Canada. You just have to research kung ano yung mga yon at try to take advantage of those kasi hindi naman yung ginawa para hindi gamitin. So dito, kung hindi ka magiging mausisa at hindi mo aalamin itong mga benefits na to at itong mga bagay na to, you're missing a lot of things. Kasi lahat yun, kung applicable sa'yo at allowed ka dun, malaki talaga ang matitipid mo dito sa Canada. Ikaw ay single mom or single dad, meron ka pang makukuhang benefits from the government like yung subsidize yung iyong rent sa house. So, kahit yata sa pagbili ng bahay, ganun din. Child tax benefit ng anak mo, mas malaki. Pero may mga benefits pa rin na pwede mong, katulad yung sa multicultural organization, pwede kayong magtanong ng pagbago kayo para malaman nyo kung ano yung mga pwedeng benefits na pwede nyong
kuhanin ng libreng paaral kung hindi ka magaling mag-English or whatever. Basta maraming mga benefits na pwede mong check nyo na lang yan sa mga bagong punta dito sa Canada. May mga organization na pwede nyo puntahan na magsasabi sa inyo ng mga benefits na pwede nyo i-take advantage habang bago pa lang kayo dito sa Canada. Sana nalaman namin noon. No? So, i-grab nyo yun para mag-aral kayo ng caregiver or whatever na mura lang yung babayaran. Kami nagbayad kasi kami noon kasi hindi namin alam yung mga ganyan-ganyan eh. So, nagbayad kami ng 11,000 mahigit sa tuition fee ng kasawa ko. Dito bawat provinces mayroong mga ganyan sa mga may mga program na available para sa inyo immigrants na pwede nyong i-take advantage lahat-lahat ng pwedeng i-offer sa inyo ng government habang bago kayo dito kasi may mga ano lang yan, certain period of time lang na pwede nyo siyang i-claim dito. Patuntun nyo dito, alamin nyo na kagad yung mga yan para alam nyo na kung ano yung mga pwede nyong kuhanin habang new immigrant kayo. Kasi once na, lumapas na kayo dun sa stage na yun, hindi nyo na siya makiklaim. Sayang! Laki nang matitipid nyo. Kung may isa pang beneficyo na nakukuha namin dito sa Canada, sa mga part na malalamig, parang mayroon silang incentives na natatanggap sa government para magstay sa provinces na yun o sa places na yun. Kasi sobrang lamig niya. Naalala ko isa sa housemate ko before, may asawa siya sa may I'm not sure the place. Kuha siyang 2,000 or 4,000. Hindi ko masyadong maalala eh, pero mga ganung amount. I'm not sure if it's monthly, quarterly, or yearly. Basta may pera silang nakukuha, incentive from the government, parang suhol para magstay sila doon sa place na yun. Kasi nga, walang masyadong gusto magstay dahil nga masyadong malamig, mataas mag-snow, gusto nyo talagang magkaroon ng ipon o ayaw nyo naman ng, parang gusto nyo trabaho-trabaho lang tapos uwi, bakasyon or ano. Yun, pupunta kayo sa mga places na yun kasi nagbibigay talaga ng incentives yung government para magstay lang sa place na yun. Ay, mga list ng ating mga beneficyo dito guys. Huwag niyong kalimutang i-claim yan. Baka mamaya hindi niyo pa alam kasi yung iba hindi naman nagpa-file. Yung patulad ng child tax benefits, hindi yan basta-basta binibigay. I-claim mo yan. Ititiklara mo na may anak ka dito para makaklaim ka niyan. So, ano lang, napakadami ng beneficyo dito sa Canada. Kaya masarap kung tumira dito. Malaki ang tax namin. Pero, nakikita mo naman kung saan nakunta yung tax na binayad mo. Kung nagustuhan niyo po ang video namin today, huwag niyo pong kalimutang mag-like, share, at comment. At press na rin po yung subscribe button and notification button para pagka nag-upload po ako ng bagong video, eh, ma-re-remind po kayo. Yan. Thank you guys for watching. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Bye guys! Hello everyone. Good day. I'm Raisa from Philippines. This is my son, Paul Cedric David. 7 years old. Who is now blind and paralyzed due to SSPE, subacute sclerosing panencephalitis. SSPE is a rare progressive disabling and deadly brain disorder related to measles infection. He is currently taking maintenance medication to prevent him from having seizures. His disorder also affects his swallowing. The reason why he requires nasogastric tube for nutrition. Please help Paul. Any amount will help for his medical needs and praying for him. Thank you. Sobrang lamig. Thanks, Meg. I love this trip. I know. Baby, baby, can you carry me? Hindi ko na kaya. Ika, ka, ka. Ki, ki, ki. Parang bakit pagkagan? Baby boy. Okay, fine.